Hi guys, for today's video ay wala lang, naboring na ako. So ayan na nga yung bagong ano ngayon, may chismis na naman tayo napanood, di ba? So kung napanood nyo yung vlog ni ano ni Vanessa Rabal ba yun, yung isang anak ni ano ni Jeric Rabal, yung dininay niya daw sa interview niyo kay OG Diaz. Yung sabi niya na hindi niya daw anak. My God! Diba? Yung proud na proud sa'yo yung anak mo, tapos gamit na gamit yung pangalan mo, tapos sabihin hindi mo pala daw anak. Parang ganyan. So ayan, nagalit yung anak, no? Minura si OG Diaz sa nakakaloka, tatapang ng mga tao sa mundo. So ayan, minura niya. Sabi niya, puts ka talaga, OG Diaz. Ang galing, diba? So minsan kasi yung chismis kasi nakakaasar kasi hindi natin alam kung ano yung epekto sa mga taong chinismis. Tulad niyan, doble yung epekto sa kanya, yung parang napahiya siya sa publiko kasi dininay siya, naanak siya. Tapos, syempre, nasaktan siya kasi nga tatay niya yun eh, proud siya dun eh. Tapos, biglang dininay niya. So, ayun, lumabas tuloy yung baho na parang hindi pala sumuporta, hindi pala mabuting ama si Jeric. So, ang dami pala mga ano ng mga tao, no? Ang akala natin, okay sila, tapos sa totoo palang buhay niya, hindi pala sila okay. Yung parang bilib na bilib ka na sana, kasi diba ang dami niyang anak, tapos parang proud siya na marami siyang anak, tapos biglang deny na hindi niya anak yung isa. Diba? So, ayan. Ang hirap. Parang sa sitwasyon din natin, pag umaasa tayo sa isang pamilya, tapos pagdating ng panahon, wala pala, binabaliwala pala tayo. So, ganun din yung pahiramdam, parang nakakasakit. Kaya, bago tayo mag-spread sana ng chismis, ganyan, bago natin pala ganapin yung mga chismisan sa mundo, isipin sana natin muna kung ano magiging epekto niyan sa mga tao na banggit doon, kung ano yung kahinatnan, nakakaganda ba or nakakasira, ganun. Kasi, hindi natin alam yung isip at damdamin ng mga tao na nabanggit. Kasi, di ba, masakit, syempre. Proud yun eh, na naging tatay niya yun, tapos lang dininay. Kaya, actually, independent naman siya. Kaya nga, gusto ko siya kasi independent siya. Tsaka, prangka na pagkatao. Sinasabi niya yung gusto niyang sabihin, tapos, actually, nag-ano naman sila. Nagsikap, di ba? Ang galing. Nagsikap sila lahat. Baga, nagsikap rin siya na hindi siya umaasa. Sana, ano, magkaayos din. Kasi sayang ninyo. May banding-banding na kayo as father and daughter, tapos biglang masira. Yun nga kasi, yung mga chismis sa mundo, nakakasira talaga. Kaya sana iwasan. Kasi nga, pag yan na kumala, tapos iba yung interpretasyon ng bawat isa. Merong nasayahan, merong nasaktan, merong namang na ano doon. Kaya sana, bago natin siya ipagkalat, mag-ano sana tayo ng information kung legit ba, o di ba? Actually, sabi naman ni OG legit daw kasi yung tatay yung nagsabi. Pero, yun na nga. Wala nga siyang patunay. O di ba? Yung saktan yung anak. Sabi niya, namura niya. Namura niya. Galit na galit siya dun sa ano niya, sa vlog. Kaya gusto ko si Vanessa kasi sobrang ano niya eh. Transparent. Sobrang prangka niya na pagkatao. Independent siya. Kahit ganyan siya, nagsikap siya at least, di ba? Ganun. Kaya ang sarap niyang panoorin kahit na lang medyo may kabastusan yung bunga niya. Pero bawat sinasabi niya, may point naman siya noon, di ba? May point naman siya sa bawat sinasabi niya. So, yun. Napagsabi siya na hindi maganda doon sa kay OG Diaz, di ba? Namura niya. Siguro, sasagutin na naman yun. Ay, nako, Ginoo. Ang daming problema sa mundo. Basta ang pinoproblema ko ngayon, gusto kong matapos lahat ng utang ko. Kasi gusto ko nang mas stay for good sa Pinas, di ba? Kasi gusto ko nang magka-baby. Yun ang pinoproblema ko ngayon. Pero yung ibang tao, pinoproblema nila yung dininay sila ng tatay. Chinisipin sila ng mga tao, hindi nila pinoproblema yung pera, no? Ako, ang dami kong problema. Chinisipin sa ako ng mga tao, hindi pa ako nakabayad ng utang ko. Kailangan, mag-ipon muna ako ng mag-ipon para makabayad ako. Di ba? Kasi ang hirap paliwanag sitwasyon ko dito. Parang gano'n. Kaya pinipilit ko lang. Pero yung iba, mga
kanya-kanyang buhay nila, iniisip nila, eh, wala silang problema sa pera, eh, no? Ang galing, sana, wala, di ba? Di tulad natin, ang dami natin problema, especially sa pera. Ako, eh, Diyos ko. Kailangan ko talaga ng pera. Kahit wala na akong tatay. Wala namang kwenta yun. Kaya mas kailangan mo ng pera kaysa tatay. O, di ba? Kaya naman yun ni Vanessa Ramal kahit hindi na siya ano yung anak nun. O, di ba? Kasi nagsikap naman siya. Ang galing kasi yun ang pinaproblema nila. Tsaka ito naman si OGD. Kasi pinaproblema niya kung ano yung chichismis niya sa mundo, no? Yun ang pinaproblema niya. Sana all. Chismis lang yung pinaproblema niya. Ako dito, nagkanahirahirap, magkapera lang. O, oh, diba? Ayun lang, inaantok ako yung mga alaga ko nandun sa kapitbahay, sa tita nila. Doon sila maghapunan. Tapos, hindi ako sumama. Kasi nga, ano, pagod ako doon. Pupunta ka doon, tapos makuhugas ka lang ng plato. Tapos yung kakainin mo doon, mas masarap pa yung luto mo. Hindi, magluto ka na lang. Hindi, hayaan mo sila doon. Ayun, nagpaiwan ako para makapaglinis naman ako ng bahay ng todo kasi darating bukas yung madam ko para mas pagdating niya maliwalas yung paligid niya, o di ba? Kaya hinayaan ko yung mga bata dun kaya wala akong ingay. Kaya ayun, nabuburing ako. Nag-isip ako kung anong kakainin ko. Ayun lang for today's video.